So mga kababayan, ang last upload po ng ating pag-uusapan so, sa ngayon ay kayo bukas ulit. Pero bago yan, panoorin mo na itong i-upload kong video patungkol ito sa tinapik ni Professor Tontong Contreras patungkol ito sa petisyon ngayon ng mga grupong halang yung kaluluwa. Itong mga grupong nag-file ng petisyon sa Supreme Court para i-disqualify itong si Bongbong Marcos at i-cancel yung kanyang COC. Nandun may TRO pa sila mga kababayan. No? So sabi ni, inungkat na naman ni Professor Tontong Contreras yung mga sinabi niya noon na walang basis talaga yung mga sinasabi nilang disqualification, cancellation. Walang patutunguhan talaga mga kababayan. Parang mga ano sila, mga desperado na hindi nila alam ang kanilang pinagawa. So panoorin niyo ito mga kababayan, sinabi ni Professor Tontong Contreras, at huwag niyong kalimutan i-follow, i-subscribe itong ating channel. So kita-kits tayo bukas, pero sana panoorin niyo muna ito at pakishare na rin sa mga group na mga Bongbong Marcos group at pasupport na rin ating channel. Maganda ito para ang pukaw sa mga taong ito dahil mahaba-haba itong discussion ni Professor Tontong Contreras eh. Ito yung pang pukaw sa mga taong hindi nakaintindi. At iwan ko lang kung magkakaroon pa talaga ng pagkaunawa itong mga taong ito o talagang hanggang mamatay na lang sila ay hindi na magbago ang kanilang mga isip. Kasi itong mga petitioner, karamihan dyan may mga edad na. So, panoorin niyo itong mga kabayan discussion ni Professor Tontong Contreras. Sana makatulong ito sa mga anti-Marcos. Pero kailangan muna natin i-separate ang cancellation ng COC sa disqualification. Kasi ang pinagkaiba po ng cancellation ng COC sa disqualification, ang ground po sa cancellation ng COC, nagsinungaling ka no mag-file ka ng iyong certificate of canvas. Meron kang misrepresentation na false. Meron kang false representation o kaya misrepresentation. Sinabi mo na qualified ka na hindi ka naman qualified. Kaya kakansilin ng COC mo. Pag disqualified naman, disqualified ka. Meron ka mga bagay-bagay na hindi ka qualified. Magkaiba po yun sapagkat yung COC cancellation, kapag kinansila ang COC mo, hindi ka na kandidato. Hindi ka kailanman magiging kandidato. Aalisin ka na sa balota. Or kung ano man yung boto sa labal sa iyo sa balota ay wala na. Pag naman disqualification, ang rule ay kapag disqualified ka, pwede ka pang palitan by substitution by 12 noon of the election day. Okay? So, tapos na yung eleksyon eh. Ang may tanong dito, ano pang ikakansel ng COC na kandidato ka na nga, binoto ka na nga ng tao? So isa yan sa question na dapat sagutin ng Korte Suprema. Pagkatapos, sapagkat Korte Suprema na magdedesisyon dito, nakit ng nila Teodorte at ng mga sampu ng kanyang mga kasamahan sa kampo na sumusuporta sa oposisyon kay Mrs. Robredo, okay? Sa protestang ito. At ngayon kung naman ay siya ay i-disqualify, parang hindi na fair kasi hindi na siya nabigyan ng pagkakataon na magpa-substitute. Kasi nga, ayan, tapos ng eleksyon. So, maaaring sabihin niyo baka naman multi-academic na ito. Well, we don't know. However, yun, gusto ko lang ipaliwanag yung pinagkaiba ng disqualification at saka ng cancellation of COC. Magkaiba po ang consequence. Yung sa COC, cancellation, hindi ka na kandidato, hindi ka pwede magpa-substitute. Pag disqualification, you can be substituted. But that is on the assumption that prior to the election. Yan. Pag-usapan natin mamaya kung may oras pa yung kung sino yung kung sakali mang ma-disqualify yung makansila, sino yung papalit. Di ba? Pero para maging malinaw, linawin muna kasi natin ano ba yung grounds. Okay, tingnan muna natin ang kodigo ko ha para sigurado tayo. Ayoko magkamali dito eh. Baka mamaya ma-fact check tayo. Ano ba ang grounds ng cancellation ng COC? Ibig sabihin niya, sa cancellation of COC, nagsinungaling ka. Meron kang inilagay doon sa yung certificate of candidacy na hindi totoo. At yun ay pertaining to your qualifications. So qualification pa rin, kailan na nagsinungaling ka. Ano ba yung mga qualifications na yan? Okay? Sabi sa Section 2, Article 7 ng Saligang Batas, no person may be elected president unless he is 1, natural born citizen, 2, a registered voter,
3, able to read and write. 4, at least 40 years of age on the day of the election. And 5, a resident of the Philippines for at least 10 years prior to the election. 5 po yun. Ikaw ay natural born citizen, registrado kang botante, marunong kang sumulat at dumasa, 40 years old ka sa panahon ng nung araw ng eleksyon, at saka nung ikaw sa panahon araw ng eleksyon nakasampung taon ka ng residente ng Pilipinas. Yan ang kwalifikasyon ng presidente. Ngayon, kung hindi ka qualified kapag merong hindi ka nagmi-meet doon, pag less than 40 years old ka, kunyari, pag hindi ka natural born citizen, pag hindi ka marunong bumasa at sumulat, okay, illiterate ka, tapos ikaw ay hindi residente ng Pilipinas for the past 10 years, isa man lang doon, hindi ka qualified. Ngayon, ang cancellation of COC ginagawa kapag isa dito ay, isa dito ay hindi mo na meet. Now, maliban kasi dito, meron pang mga disqualification criterion ang batas. At ito inilagay nila sa Omnibus Election Code. So Omnibus Election Code, batas bambansa bilang 881, meron ding apat kasing mga sitwasyon na hindi ka qualified kapag isa ka dito. Number one, yung mga diniklara as incompetent or insane by competent authority. Kunyari, ikaw ay wala sa tamang pag-iisip at diniklara ka na wala ka sa tamang pag-iisip ng isang mental health professional. Number two, eto ha, those sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months imprisonment. Okay? Those sentenced by final judgment for a crime involving moral turpitude, and those are permanent residents of or immigrants to a foreign country unless he has waived his status as such. So itong apat na to, kapag meron ka rin ito, hindi ka rin qualified. Maliban doon sa nilagay sa Constitution, ito ay kasama. Ngayon, so kung ikaw ay merong ganito at sinabi mo sa COC mo na wala ka, nagsabi ka na no, wala akong ganyan, chinichekan yan, ay pwede kang sampa ng COC cancellation. Pwede ka rin ma-disqualify. Kunyari, hindi kinansila yung COC mo. Okay? Pwede ka pa rin ipa-disqualify. Kasi hindi nga na-cancela yung COC mo. So, pwede ka nang i-disqualify. Okay? So, kaya nga dito may technicality. Kasi ang basa ko dito sa batas, kapag hindi na obra-bra yung COC, kasi natutuloy na yung election eh. Diba? Yung election ay naganap na. So, moot na yung cancellation. So, didiretso ka na sa disqualification. Pupunta ka na sa disqualification. Wala na yung cancellation ng COC. Kasi kaya nga sinasabi doon na parang kasi tingnan nyo ang logic ng cancellation ng COC. Naglagay ka ng isang bagay na hindi totoo sa certificate of canvas mo para mapigilan kang tumakbo. Para mapigilan kang tumakbo. Ipakansila ang COC mo. Pero kung nag-election na, ibig sabihin yan, hindi na matter, diretso ka na sa disqualification kasi ang disqualification pwede mong gawin before or after the elections. Si ERA Ejercito nga naging na-disqualify nung siya ay kandidato na, ayun, okay, siya ay gobernador na, 'di ba? Dahil nag-violate siya ng law. So yun ang basa ko. I'm not a lawyer, I'm not an expert, but I think what I'm saying here is that the cancellation of COC petitions might be moot kasi nagtapos ng election. Ang pwede na lang isang pakay Bongbong Marcos ay dapat disqualified siya. Ngayon, balikan natin yung qualification. Doon sa constitution, lahat naman ng qualifications, qualified siya, marunong siya bumasa at sumulat, above 40 years old siya, natural born Filipino citizen siya, hindi ba? Residente siya ng Pilipinas. 'Di ba? For the last 10 years. Okay? At registered voter siya. Diba? So limang yon ay wala. Pagdating sa saligang batas, si Bongbong Marcos ay qualified. Kaya lang naman nagkakatalo. Kasi yun doon sa batas, pambansa 881. Ang nire-raise ngayon nito mga petitioners, yung number 2 and number 3 doon sa listahan, kasi wala namang competent authority na nadeklara
na incompetent or insane si Bongbong Marcos. Diba? Out na yung number one. Yung number four, out din yun. Kasi hindi naman siya permanent resident ng ibang bansa. Hindi naman siya immigrant. Diba? Out na yun. Yung dalawa, tatlo, number two at number three. Kasi ito ha, those sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months imprisonment. At your number three, those sentenced by final judgment for a crime involving moral turpitude. So ito pag-usapan natin. By virtue of this, may ground ba yung disqualification cases? Sinabi na to ng court, ng COMELEC yung dalawang division at ni-reinforce na rin ito ng NBank. Paulit-ulit din sinasabi, itong dalawang ito doesn't present itself, do not present itself in the case of Mr. Marcos. Number one, ang final, walang final judgment sa kanya on a case that involves an offense na sinintensya ng penalty of more than 18 months imprisonment for any offense for which he has been actually sentenced. Ang sinasabi kasi ng mga magagaling na maugado sa kabila, ideally daw yung nangyari kay Bongbong Marcos, yung kanyang tax evasion case o yung failure to ITR, dapat daw yun may imprisonment above 18 months. Eh hindi nga yun ang binigay ng korte. Basahin natin. Those sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months. Unang-una dapat final ng judgment. Dapat pangalawa sinintensyan siya for 18 months. Ngayon, ito mas sinasabi ng mga galing na abogado sa kabila. Ako hindi abogado, ha? Tax evasion ng case niyan. At may penalty yan ng imprisonment ng taon. Una, yung tax evasion case po, yun po ang conviction niya sa regional trial court. At meron nga siyang kulong. Pero final judgment po ba yun? Hindi yun final judgment. Ang final judgment po doon ay yung Court of Appeals. Ano bang ginawa sa Court of Appeals? Ang sabi ng CA, hindi siya tax evasion. Failure to file an ITR lang yan. At yun ang final judgment. At anong inimpose sa kanyang penalty? Hindi kulong kundi fine. So that was the final judgment kasi hindi naman inapila sa Korte Suprema. Hindi ba? Hindi naman nakialam ang Korte Suprema. So which is higher, the RTC or the Court of Appeals? Bakit mga dating Supreme Court Justice? Eh para bang hindi alam yun. Diba? Mas mataas po. Bakit pa ulit-ulit na na-convict lang po si Bongbong Marcos ng failure to file an income tax return. Hindi yung hindi siya nagbabayad. Kasi po, siya po nung kinasuhan siya sa po'y gobernador, ang ibig sabihin po nun, withheld na po yung kanyang mga taxes. Parang kayo mang nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho sa mga kumpanya, pakatapos po ng buwan, ang ma-receive nyo ng salary, bawas na yung buwis nyo. Ang tawag po dun, tax withheld. So, para doon, ang ginawa, hindi po siya nakapag-file. Pero yung taxes, nabayaran na, hindi lang na-file yung dokumento. Gets. Ewan ko bakit ang titigas ng ulo. Hindi maintindihan. Teacher ako, nagagalit na ang teacher eh. So therefore, hindi siya nag-avoid ng tax. Ngayon, may mga gagagaling na magsasabi, iba paano kung kulang ang ano? Kung kulang yung binayad niya? Eh di meron pa rin siyang tax liability. Opo, kaya lang po, sa sistema po natin, ang may kasalanan dyan, yung opisina, hindi siya. Ikaw ba, kung ikaw ay nagtatrabaho at nakulangan ng ibinawa sa iyo, hindi mo kasalanan yan. Kasalanan yan ng opisina. In fact, ang batas klaro dyan. Ang napaparusahan dyan, ang liable dyan, yung employer. Kasi hindi tama ang kinaltas sa buwi sa iyo. It's either sobra o kulang. So, well, kung sobra, maganda sa gobyerno yun, pero rin nirefund yan. Pero kung kulang, hindi mo na kasalanan yan. Hindi ka dapat ma-hold liable dyan. That is not your liability. In fact, that was not the case for Mr. Marcos. Ang kaso, hindi nga napag-usapan na meron ba siyang ibang income na pinagkuhanan, etc. Ang pinag-uusapan lang naman dito ay siya ay hindi nakapag-file ng income tax return. Now,
So therefore, yung pangalawang ground siya po ay hindi nag-a-apply kasi wala po siyang final judgment at walang imprisonment ng 18 months sapagkat ang regional trial court ay na-reverse po yun ng Court of Appeals. At mas mataas po ang Court of Appeals. Okay, gets. O, ito ngayon ang second. Sinasabi naman dito sa ano sa kodigo natin, basahin uli natin ano para klaro. Yung number 3, those sentenced by final judgment for a crime involving moral turpitude. Those sentenced by final judgment for a crime involving moral turpitude. Final judgment. The Court of Appeals po level tayo, wag tayo sa RTC. Revisionist history 'yun eh pag binabalik mong RTC. Ito mga pinklawan, sinasabi nila, lagi tax evasion. Sila naman itong ayaw ng revising history. E ang history po ay si Marcos ay nasentensyahan lamang at na-find guilty sa hindi pagpo-file ng ITR. Hindi po sa tax evasion. So every time you say that BBM was evaded the payment of taxes, iba po, baka po sa estate tax ang pinag-uusapan dito. Hindi naman yun ang issue. Yung income tax po ang pinag-uusapan dito. Diba? Sabagat doon lang naman siya na-convict. Eh pag-fail, hindi naman po yun ano, hindi naman po siya avoidance of taxes. Although yan ang judgment ng RTC, hindi po yan ang final sapagkat ni-reverse yan o pinalitan niya ng Court of Appeals. Oh, punta ko tayo sa moral turpitude. Ang hindi po ba pag-file ng income tax return ay moral turpitude. Marami na pong basehan na nagsasabi hindi po. Sapagkat ang sabi ng Korte Suprema sa ibang kaso na involving kay Bongbong Marcos tungkol ito sa pagiging estate executor niya, sinabi na qualified siya kasi hindi naman yung kaso niya sa RTC, yung sa Court of Appeals na during that time na desisyon bagamat hindi pa na-appeal, by that time kasi na nag-rule ang Korte Suprema, pwede pa niyang i-appeal pero hindi niyang in-appeal sa Court of Appeals. Supreme Court. Pero sinabi klaro ng Korte Suprema na ang failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. Okay? Hindi yung karumaldumal na krimen o kahindik-hindik na krimen. In fact, isa pa sa nagpapalakas ng kaso ni Bongbong Marcos, kung babalikan mo ang mga history ng batas sa taxation, ang sentimiento ng Estado ay laging andun sa exempt sa penalty ang mga employee na meron ng mga taxes na withheld at hindi lang nakapag-file ng income tax return sa kanilang nakapag-file ng income tax return. Yun lang, ibig sabihin yan, exempted sila. At you know what is interesting? Ngayon, di ka na nga nagpa-file ng ITR eh. Kapag nagtatrabaho ka, yun ang empleyado, employer mo ang nagpa-file niyan para sa'yo. Meron ka na lang pinipirmahan, binibalik mo yan sa kanila. Sila na nagpa-file niyan. Sila na nagsasabi sa BIR, nabawasan na namin ng buwis yan. Hindi mo na trabaho magpunta sa BIR, mag-file ng ITR mo. Okay? Tawag yan, substituted filing. Diba? Aba, hindi nyo ba alam? Nung panahon na si Marcos di umano'y hindi nakapag-file ng income tax return, batas, merong isang batas pambansa, 135, na hindi po nagamit. Eh yung pala'y nagsasabi na during his time, that time na mismo hindi siya file, exempted sa penalty. Ang hindi pagpa-file ng income tax return kapag ikaw ay may compensation income na ang taxes ay na-withhold. So kung titingnan mo ang sentimiento ng Estado, kapag ikaw empleyado sa gobyerno, sa private sector, na meron ng what taxes withheld sa iyo at hindi ka nakapag-file ng ITR, exempted ka sa penalty. Sapagkat ang understanding diyan, ang magpo-file yan para sa iyo ang iyong employer mo. See? So ano ngayon ang naiiwanan na basehan nitong mga nagpupumilit na ipa-disqualify si Bongbong Marcos kahit nanalo na. Kaya ako hindi ako yung ako, hindi naman ako bumoto kay BBM eh. Pero nainis lang ako. Kasi parang ang kukulit, di ba? Parang anong hindi malinaw dito? Na parang are we just going through the motions para manginis at mangasar? Hindi ba natin nakikita na fine, natalo kayo, ba't ninyo na lang tanggapin? At you look forward. Ang problema dito sa opposition,
hindi sila talaga strategic thinker kaya sila natalo. Alam mo kung ako ang inyong boss, sasabihin ko kayong tumigil na kayo. Bakit? Kayo lang naman ang nasasaktan dyan eh. There is a greater chance that the court will dismiss your case. Okay? There's a greater chance. Meanwhile, you are just telling people that you're poor losers. And the 31 million who voted for Bongbong Marcos will just be more pissed. While the moderates, you might even piss off other people who voted for other candidates like me. I did not vote for BBM. I voted for Norberto Gonzalez and you are pissing me off a lot. Kasi klaro naman ang grounds eh kung pag-aralan nyo eh. What is happening now is it becomes just a tantrum fit. Meanwhile, the republic is bleeding. People are not yet healed. Ang dami na pumupunta sa mental hospital, ang dami na ang national mental health nag-alalabas na advisory kung anong gagawin to distress. You know, ang dami na nagkakaroon ng problema sa katinuan. Yan mga kababayan, yun ang inyo napakinggan yung discuss ni Professor Tonton Contreras, no? Marami, kahit ako napalit ulit na lang, parang sirang plaka, hindi na nga dapat kailangan ulitin ito kasi napakadami ko nang inupload na video na ito. Kahit ako nagdi-discuss na rin ito ng pinagbabasehan nila ng disqualification, wala talagang batayan yan, pero pinipilit pa nila sa Supreme Court. Pero kahit sabihin na payagan yan kasi na halimbawa wag naman sana, no? Manalo itong si mga grupo na ito at i-disqualify nila si Bongbong Marcos. Automatic naman yan ang maging presidente, si Mayor Indaisaro Duterte. Hindi rin pa rin makaupo itong si Leni Robredo kahit maglumpasay pa itong si Leni Robredo. Kahit magnikluhod pa ito, hindi rin ito. At saka lalo nilang pinahirapan ang sarili nila kasi itong 31 million na bumoto kay Bongbong Marcos, magwawala ito mga kababayan kapag nangyayaring i-disqualify nila si Bongbong Marcos. So, yan muna mga kababayan at kita-kits tayo bukas. Good night at ipakishare itong ating video.